Welcome to House of Worship. Pag-usapan natin today, kapatid, the light in the darkness. Sino yan? Jesus is the light in the darkness. Amen. Ito ang kailangan natin ngayon, kapatid. Nasa kabila ng lahat na nangyayari, sa kabila lahat ng pangamba, we have the light. Amen? The hope, kapatid, na mayroong ilaw na gagabay sa atin. Samahan niyo ko ba sa akin? Isaiah chapter 9, verse 2. One verse lang po ito, kapatid. If you have your Bible with you, please open your application, your Bible, and please read Isaiah chapter 9, verse 2. Napakagandang verse po nito, mga kapatid. Ang sabi diyan, the people who walk in darkness will see a great light. Those who live in a dark land, the light will shine on them. Ulitin natin, the people who walk in darkness will see a great light. Those who live in a dark land, the light will shine on them. Actually, ang context nito, kapatid, no? It's all about the prophecy, no? Ni Prophet Isaiah on the coming ng tagapagligtas ng Messiah ni Lord Jesus, no? His coming, na ito'y sinisignify ng coming ng light. Kasi during that horrible days ng mundo, napapalot talaga ng kadiliman ng daigdig. Amen? Kung wala ang Lord sa buhay ng isang tao, kapatid, nabubuhay siya o nababalot siya ng kadiliman. Sabi nga, Jesus is the light. Jesus is the light in the darkness. Siya'y sinasabi ng Isaiah na darating na ilaw at makikitang ilaw. Sabi nga ng John 8, verse 12. No? Sabi ng Panginoong Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but have the light of life. I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but have the light of life. If we have Jesus, kapatid, if we have the Jesus, the Lord Jesus in our heart, in our lives, if we just accept Him as our Lord and Savior, being born again, dapat yung light ni Lord nasa sa'yo na, kapatid. Can you say amen to that? Because amen. Jesus is the light of the world. Yung tinanggap mo, kapatid, light of the world. Nasa yun ang ilaw. Kaya nga sabi ng John chapter 14, John chapter 5, verse 14, ano sabi? You are the light of the world. Ako ang ilaw, sabi ng Lord. Dahil ako'y tinanggap mo, you. Nasa yun ang ilaw. Sabi nga ng verse 15, let your light shine before others. Kaya palang ikaw, kapatid, tayong lahat, no, inibinigay sa iyo yung ilaw ng Panginoong Isos, because let your light shine before others. Dapat yung liwanag ni Lord na nasa atin. Dapat na nag-iilaw din iyan, kapatid. Para sa mga taong naroon sa kadiliman, ikaw ang gagamitin para ihango mo sila doon sa kadiliman, kapatid. People need to see that light. They need to see the light of God. In other words, they need Jesus, kapatid. Sino po rito yung magpapakilala sa kanila, sa tao sa labas, sa mga hindi pa na nakakapag sumasampalataya sa Panginoon? Sino ang maglalapit ang ilaw sa kanila? Kapatid, ikaw, ako, tayo po lahat, kapatid. That is our mission, kapatid. Tayo po, kapatid. Kaya tayo narito eh. Kaya ka narito ngayon, kapatid eh. Amen. Still we're here. Because we have a mandate. We have a mission, kapatid. To show the world, kapatid, about that light, about Jesus. Amen? Alam mo, pakisabi mo sa sarili mo, mayroon akong mission. I have a mission. Sabi mo? I have a mission. Amen? Mission, ha? Hindi bisyo, ha? Baka may bisyo. Mission. Amen? Bisyo na, hindi consumisyon. Amen?